Hindi nga tubig wala nang ginamit ko, tubig sa poso eh. Baka magkamantsa. Pag tubig po sa joke. Welcome sa channel. So yun nga, ang topic ko for today is yung leaf propagation ng Ficus triangularis. Yes, tama. Leaf propagation, hindi cuttings propagation. And oo, tumutubo yung leaf ng mga ficus. Actually, hindi lang naman yung triangularis. Kahit yung mga ibang pamilya ng triangularis, halimbawa yung mga rubber tree, yung fidelip fig, yan. Alam ko, tumutubo yung mga dahon nun eh. Kahit hindi kasama yung aprasong stem niya, tumutubo yung mga ganun. So, yun ang gagawin natin ngayon. Pero bago yan, sa mga bago sa akin channel, click yun ang subscribe button and notification bell para lagi kayo updated sa mga latest uploads ko. And check nyo rin yung shop namin, it's Herbs Plant Shop Manila, sa Instagram at Facebook kami. Okay, so tara, gawin na natin yung pagpropagate. Okay, so ang kailangan nating dahon is yung fresh or yung bata. Hindi pwede yung parang nalalanta na o lumang dahon na. Kailangan yung fresh. Wow, sana all fresh. So, pipili tayo ng mahilab-hilab dito. Ice cream na naman. Laging, ago eksena si ice cream eh. So, pili tayo ng mahilab-hilab na dahon na fresh. Ito siguro pwede na to. Yun po ang kailangan ng sariwa. Ito na lang siguro nasa dulo. Ito na lang. Hindi ko na napakita nung naputol. So ayan. Ayan. Ito tamang-tama lang to. Ano siya? Matino pa yung dahon niya. Sariwa. Wow. Bata at sariwa. So make sure nyo dapat. Pag kinat nyo yan. Pag pinuto, hinila nyo din. Buo yung pinakadulo niya. Hindi pwede yung sira. Baka mabulok eh. Okay. So ganun lang kung kasimple. Yan. Oh, siyempre tapos lalagay lang natin siya sa isang cup na may tubig, siyempre. Teka. Meron na ako naka-ready. Boy Scout tayo. Tadaan. Yan. So lalagay lang natin siya dito. Huwag masyadong malalim. Teka. Sukatin natin. Masyadong malalim. Baka lumutang yung dahon. Okay, so bawasan natin konti. Dilig-dilig natin. So, yan, lalagay lang natin siya dyan. Ayan, ganyan. Okay na yan. Perfect! Yan, so, lagay lang natin siya dyan. Hayaan lang natin siya sa isang tabi na nasa may, ano, location na may bright indirect light. Yan, binawasan ko pang konti. Yan, okay na yan. Ay, ito pamulaglag. So, lalagay lang natin siya sa isang tabi. Lala sa isang tabi. At di mapakali. Halimbawa dito. Kamilang natin siya dyan. Medyo naliliwanaga ng araw. Hindi ko sure kung ilang linggo. Pero basta siguro mga 1 to 2 weeks or 3 weeks. Ganyan. So ngayon may papakita ako. Na meron na kasi ko na propagate nung nakaraan. Aksidente lang to actually. Kasi nung inaayos ko to nung sila nung bumabaha nga, nung tinataas ko yung mga halaman, nabunggo ko yung sanga. Actually, hindi lang ata isa nalagas eh. So, naisip ko, ma-propagate nga ulit. Kasi nagawa ko na siya before. Mag-propagate ng dahon ng triangularis. So, yun. So, kanina ko lang siya chinek actually. Siguro, nung bumaha. So, may mga 2 weeks na to. O, may mga 2 weeks na to. Kasi, yung baha dito magtatlong linggo na eh. Tatlong linggo na sila actually bukas yung baha dito sa amin. Tagal, no? So anyway, yun. Siguro baka mahigit 2 linggo na to. Ayan. So tingnan natin. Para lang kunwari hindi ko pa nakita. Tadaan! Yes, mugat siya. Nagulat ako. Siguro first time ko lang siyang chinek mula nung nilagay ko siya sa tubig. So nagulat ako kanina, may ugat na siya. Ang galing. Parang ano eh, hindi pumapalya to sa akin siguro pang second time na tong
nakapagpaugot ako ng dahon. Diba? Tsaka ano na, hindi alang magic yung tubig niyan. Tubig grip. Tubig lasa gripo yan. Tapos, basta nilagyan ko lang siya dyan. Parang isip ko, bahala ako, tutubo ako, hindi. So, yun. Tumubo naman siya. Ang galing. Wala pong magic yan. Walang halong kalokohan yan. Tubig gripo lang po yan. Walang, hindi nga tubig ulan ang ginamit ko, tubig sa poso eh. Baka magkamantsa. Pag tubig po sa joke. Pero hindi pa ako nakapagpatubo ng dahon. Na halimbawa after ng magugat, hindi ko napatubo eh yung unang ginawa ko kasi siguro late na rin kasi. Siguro na sobrang matagal na sa water ng tubig. Sa water ng dahon. Parang naninilaw na yung dahon. Doon ko lang naisipan na isalin sa paso. So dapat huwag niyo hintayin na manilaw yung dahon bago niyo isalin sa lupa. So yun, dapat pag isasalin sa pasuto yung siguro din mo na fresh pa din yung dahon, hindi na nainilaw. Pero ito, siguro papahabain ko pa ugat nito. Parang medyo maliit pa eh. Tain ko pang mahaba muna. Okay? Galing, di ba? Leaf propagation is real. So that's it for my Ficus triangularis leaf propagation. Sana may natutunan kayo ulit. Then again, sa mga di pa nakaka-subscribe, huwag nyo kalimutan, click the subscribe button and notification bell para lagi kayo updated. And check yung shop namin na, it's Herbs Plant Shop Manila. Okay, thanks again for watching and God bless!